So magandang araw po sa ating lahat dyan. Pag-usapan po natin itong mainit na balita kung saan ang sabi po dito, PBBM at dating VP Lenny Robredo nagkamayan sa kanilang pagkikita sa inaugurasyon. Okay, so napakalagat pong pag-usapan yan, lalo na ngayon papalapit ang eleksyon at marami pong mga usapin ngayon, lalo na sa kampanyahan, sa mga pagtakbo sa Senado, maging sa iba't ibang mga posisyon sa gobyerno. Ano bang nangyayari? Ano bang mangyayari? Ano bang mga magaganap at ano bang mga mahalagang mapag-usapan natin dyan? Ay pag-usapan po natin sa video na ito. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So yun na nga mga tol, tara, bago po tayo magbigay ng mga opinion at bago po natin pag-usapan yung mga bagay-bagay po na nakapaloob dito sa balita po na ito, ay i-play po muna natin yung video po ng news report po na ito, na meron nga pong description na PBBM at dating VP Lenny Robredo nagkamayan sa kanilang pagkikita sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Si SP Escudero ang nag-imbita sa dating bise. Hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa ang kilalang magkatunggali sa politika. Sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo. Sarap, tara, panoodin po natin. Play po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang nagharap, nagbatian at nagkamayan pa ang kilalang magkatunggali sa politika, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo. Nangyari yan sa Sorsogon sa inaugurasyon ng tinaguriang pinakamalaking sports venue sa Bicol Region, ilang buwan bago ang eleksyon 2025. Ang tingin ni Senate President Cheese Escudero na nasa likod ng paghaharap ng dalawa, unang hakbang ito sa paghilom ng mga sugat at anumang di pagkakaunawaan ng dalawa. At mula po sa Sorsogon, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan! Mel, Emil, Vicky, mabilis lang yung pagkikita ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo dito sa Sorsogon City. Pero symbolic raw ito, sabi ng Sorsogonano na si Senate President Cheese Escudero, dahil nangyari yung pagtatagpo dito sa loob ng Sorsogon Sports Arena kung saan daw pinapractice ang sportsmanship. Nagkamayan, nagngitian, nagbatian. Ganyan ang mabilis na muling pagtatagpo ng kilalang magkaribal sa politika na sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo dito sa Sorsogon City. Pambihirang pagkakataong nagkasama muli sa publiko sina Marcos at Robredo na naging mahigpit ang tunggalian sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016. Natalo noon ni Robredo si Marcos sa lamang na 263,473 votes. Inapela ito ni Marcos sa Korte Suprema na umuupong Presidential Electoral Tribunal, pero hindi siya pinaburan nito. Muling nagharap ang dalawa sa 2022 presidential elections kung saan si Marcos naman ang tumalo kay Robredo na may malaking lamang na boto. Ang resulta tinanggap naman ni Robredo. Si Senate President Cheese Escudero ang naging dahilan ng pagtatagpo ngayon ni na Marcos at Robredo. Inibitahan daw ni Escudero si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagpunta nito sa Bicol para ito sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang sinasabi ngayong pinakamalaking sports venue sa Bicol Region na may 12,000 seating capacity. Symbolic yun dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? At siguro magandang pagpulutan ng aral ng mga politiko yung nangyari. Ika nga, sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations, at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan.
Naroon din sa pagtitipon si dating Senador Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino na nakalaban din sa politika ng mga Marcos. Si Bam ang naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022. Naniniwala si Escudero simula na ito ng paghilom ng anumang mga sugat sa pagitan ni Robredo at Marcos. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa ika nga paghilom ng kung anumang sugat, anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil alalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. So mas madaling maghilom yon, mas madaling maayos siguro yon kesa personal. Sa orihinal na plano, magtatabi si Marcos at Robredo sa upuan sa entablado. Pero matapos makamayan ni Robredo si Marcos, umalis na rin agad ito dahil may appointment pa raw sa Naga. Kilala niyo naman si VP Lenny, ayaw niyang umeksena at pinagpasa ko siya kung anong nais lamang niyang gawin. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik ng Naga. Sinubukan namin makapanayam si Robredo pero tumanggi ito. Pero sabi ng kanyang tagapagsalita. Si VP Lenny naman has been very very clear doon sa kanyang posisyon na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. At sa tingin ko hindi pa rin nagbabago yung posisyon niya on that matter. Hindi rin nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagkikita nila ni Robredo. Pero iginiit niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring pag may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Bago ang pagkikitang ito ni Robredo at Marcos, matatanda ang binisita rin ni Vice President Sara Duterte si Robredo sa kanyang bahay sa Naga. Pagkatapos nito, tinungo naman siya ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos na sina Noy DILG Secretary Benor Abalos at Senador Bong Revilla. Sinabi noon ni Robredo, walang halong politika ang mga naging pagbisitang ito dahil lahat welcome na bumisita kapag pista ng Birhen ng Peña Francia. Vicky, nakaalis na rito sa Sorsogon sina Robredo, Marcos at Escudero. Sabi kanina ng Pangulo sa kanyang talumpati, umaasa siya na ang pinasinayaan na sports arena dito sa Sorsogon ay makakalikha pa ng mas maraming Filipino Olympians. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Alright mga tol, napaka-anong balita po na ito. Kumbaga, nakakagulat. Siyempre, hindi na rin siguro talaga inaasahan yung mga ganitong pagkakataon dahil nga sa init ng politika nitong mga nakalipas na panahon nilang dalawa, lalo na particular na sila yung magkalaban ng mga nakalipas na panahon. Ngayon po ay merong pagpapakita ng pakikipag-ugnayan bilang mga tao, no? So, iyan po ay nawawala marami sa maraming pagkakataon, sa maraming mga tao, lalo pag merong mga personalan, mga problema. No, minsan dahil sa politika, nagkakapersonalan, di ba? Minsan nga may nagkakapatayan pa eh, di ba? So, ayan po, ay ito pong pangyayari na ito, isang maganda na bagay kung saan yung magkabilang panig, sabi nga ni Escudero kanina, no? Ay problema nila, mga hindi nila pagkakasundo, yun ay political na mga bagay. So naniniwala ako, tama yun, political na bagay. At mas madali nga daw pong maayos yun kaysa sa mga personal. Mga personal kasi talagang alam mo, personalan lang nga, sabi nga, di ba? O meron ka ng kontra dun sa mismong tao. Ganun na yun. Hindi na sa antas ng kaisipan, hindi na sa antas ng pagkakaiba ng paniniwala, kundi personal mong ayaw sa tao. Yun yung mga bagay na ganoon, no? Papasok yung mga personal, meron kang ayaw sa tao at kung ano pa. Pero dahil papalapit ng eleksyon, ito ba yung tunay na walang mga pagpapakita, pagpaparamdam na kung ano ang pwedeng mangyari sa inaharap? Possible ba na itong dalawa ay magkasama, di ba? So ako po naniniwala, pwede po yan mangyari. No? At marami po siguro matutuwa na tao kapag itong dalawa ay nagsama. Dahil ngayon po ay mainit sa mata ng mga tao ang mga usapin po
ng mga international security, mga criminal organization na nakapasok sa ating bansa, mga Chinese community na gumagawa ng Chinese syndicate na gumagawa ng krimen katulad po nung sa Pogo na makailan nga lang italagang actually hanggang ngayon ay issue po ito sa ating bansa at lumalabas sa mga pag-iimbestiga ay naiuugnay ngayon ng ilan sa mga kilalang pangalan. At hindi po tayo lalayo dyan, diba? Ayon sa mga balita, inuugnay si Duterte sa pagpasok ng Pogo at iba pang mga kaalyado, mga kaibigan nito o mga parte ng administrasyon niya ni Tatay Diggs, no? Before. So, gaya po ng pag-uusap po dito sa partikular na balita ng paghaharap, pagkakamayan, pagkikita nitong dalawang kilalang tao na sila Bongbong Marcos at Lenny Robredo, ay makikita po natin, posible ba na silang dalawa ang kakalaban kay Duterte? Ano kayang mangyayari kapag ganoon na nangyari, di ba? Ako naniniwala, malakas po yun. Malakas po na tambalan yun. Pero ang tanong, gano'n baka lakas din ang mga Duterte ngayon? Sila ba yung humina na ngayon? Dahil sa mga usapin ng mga Chinese na problema, no? Chinese na problema na, no? Mga problemang internasyonal seguridad ng bansa natin. Dahil ba dyan sa mga bagay na yan? Paghihiwalay ng labaw, mga ganyan. Oh, EJK, maraming kababayan po natin inosente na damay sa mga war on drugs na bagay na maganda naman, no? Maganda naman na ang layunin, pero marami po ang nasagasaan at hindi naging maganda ang resulta. At naalis ba talaga ang droga? Marami bang naiayos o may nakapasok bang pang lalong mas malaking problema? Ganun ba yun? So tayo, lagi po natin sikapin maging neutral lang, maging focus lang kung ano yung tama. Kapag may tamang ginagawa ang tao, suportahan po natin, lalo na po dun sa mga nasa gobyerno. Sino ang presidente, kung sino ang mga namumuno, irespeto po natin sila. Pero pag kamali, ay wag po nating suportahan. Wag natin suportahan kapag mali, tutulan po natin. Pero kung tamang ginagawa nila, sabi nga kanina, no, ni Bongbong Marcos, no, hindi tayo pro Bongbong Marcos, no. Baka sabihin ng iba, eh, pro tayo, no. Pero Marcos, hindi po. Neutral lang tayo, wala tayong kakampihan dito. Pero tama yung sinabi niya kanina na mayroong isang layunin, pwede kayong magsama-sama. Tama yun, no. Actually, biblical nga yun. Pag nagkakasundo kayo sa isang bagay, gawin ninyo. Natural, magtulungan kayo. So kung tama yung pareho ninyong layunin, yun natural, magsasama kayo. Ganun lang po yun kasimple. At para sa akin, kung ano yung tama na ginagawa ng kapwa natin, suportahan natin. Pero kung mali, huwag po natin suportahan. Ikaw, ano bang mga opinion, komento mo dito? Ito na ba ay isang malaki o malakasang galawan po na pampulitika? O isa pong normal na pagkakataon lang sitwasyon? Pero ako, naniniwala ako, isa po itong imahe na mga pwedeng mangyari sa paparating na eleksyon. Abangan po natin yan sa mga darating na panahon. Ikaw, ano masasabi mo sa bagay po na ito? Comment down below. And syempre, please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So see ya ulit sa susunod na video.